Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng RAM ng laptop. So ito po ang isa sa pinakamabisang paraan para mag-speed up ang ating laptop. Hey guys, this is Nvuhood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Madali lang naman pong mag-upgrade ng RAM ng laptop. Pero may mga dapat lang tayong i-consider bago natin to gawin. So, papaliwanag ko po yan sa inyo dito rin sa video na ito. Tingnan po muna natin kung ilan ang RAM nitong ating laptop. So, kung gusto nyo pong i-check yung RAM ng laptop nyo, punta lang kayo sa This PC, right click then select nyo yung Properties, so makikita nyo na yan. Dito sa ating laptop, meron siyang 4GB RAM. So ito yung i-upgrade natin. Actually, hindi naman na mabagal yung 4GB RAM, pero mas bibilis pa siya kung dadagdagan pa natin yung RAM niya. So, bago po tayo mag-add ng bagong RAM, make sure na naka-shutdown po talaga yung ating laptop. Hindi po siya naka-sleep lang or naka-hibernate. Dapat talaga shutdown siya. After niyang ma-shutdown, kailangan natin i-remove itong back cover niya para ma-check natin kung may available na RAM slot dito sa ating laptop.
So, eto guys, makakita natin na meron siyang available na RAM slot. So, kung ganito ang makikita ninyo sa inyong mga laptop, okay na bumili na lang tayo ng another RAM. So, kung kagaya nito na meron na kayong 4GB RAM, pwedeng bumili na lang tayo ng isang RAM na itadagdag dito. Halimbawa, bibili tayo ng another 4GB or 8GB or 12GB. Depende kung kaya ng CPU ninyo yung mataas na RAM. And ito nga pala guys, bago tayo mag-decide na bumili ng mas mataas na RAM, mas mabuti kung patingin natin, pa-check natin sa isang technician o sa isang nakakaalam kung kakayanin ba ng ating CPU na magdagdag ng mataas na RAM. Kasi kung hindi naman kaya ng ating CPU tapos bibili tayo ng mataas na RAM, baliwala lang din. So parang sayang lang. And another thing nga pala guys, kung makikita ninyo na isa lang yung RAM na nakalagay dito sa laptop nyo, halimbawa ito lang isang 4GB, wala siyang available na slot na ganito, pwedeng bumili tayo ng mas mataas na RAM, halimbawa 8GB, ganyan. So yun ang ipapalit natin dito sa isang RAM na nakalagay. Ito guys yung idadagdag natin na RAM dito sa ating laptop. Dito natin siya ilalagay sa slot na ito. So ano siya, Kingston ang name niya, tapos 8GB siya. Ito makikita niyo 8GB. So ito yung pang-upgrade natin dito sa ating RAM. So ito guys, tingnan nyo kung paano siya ilagay. So i-insert natin siya ng medyo naka-slant. Then pag napasok na yung cold na side niya na yon, ididiin natin siya ng dahan-dahan. Mga ganyan. Ayan, so ganun lang. Huwag masyadong madiin. Basta narin natin yung nag-click na siya, okay na yan. So ganyan lang guys. Okay na yan. Then, ibabalik na natin yung cover niya. So ito guys, after natin mailagay, may balik yung back cover niya, i-check naman natin kung nadagdag ba o nadagdagan ba yung RAM niya.
So yan, makikita nyo 12GB na yung RAM nya kanina for siya. So ganun lang guys. And may isa pa pala akong ituturo sa inyo kung paano natin ma-maximize itong ating nilagay na RAM. Punta lang tayo sa this PC, then right click, then select natin yung properties para mapunta tayo dito. Then kiklik natin yung advanced settings, then dito settings, then advanced. Dito pumunta tayo dito sa virtual memory para palitan natin itong paging file size nya. So dito makikita natin 1336 lang yung naka set nya. So itong ilalagay natin, itong na recommended na ito na 2186. So kung ano yung nakalagay na recommended, yung tatype natin dito sa initial size, then dito sa maximum size nya. So pareho sya, pareho natin ilalagay na 2168. And after natin siya ma-set, i-restart lang natin yung ating laptop para mag-take effect yung bagong settings na ating inilagay. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. And kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, click mo na yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para maki-updated ka sa mga bagong videos and tutorials na ating i-upload. Maraming salamat guys.